Gusto ko lamang pong linawin na wala po itong kinalaman sa Islam. Ang turo po sa amin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailanman kahit na sinong tao, dapat ay tratuhin mong pantay-pantay. Lalo na po ang tinatawag nating servants, kasambahay. Senator indicated, of course, clearly, it is not a matter of religion. I believe that if the word Muslim or Islam were mentioned, Senator Tulfo is recognized. Okay, first of all, wala po dito sa aking speech na nag-mention po ako ng salitang Muslim or Islam. Yes. Never ko po mention yan because I'm very sensitive. Assalamu alaikum. Sa video na ito, tatalakayin natin yung patungkol sa yung tinatag sa atin o kinu-comment about last week na patungkol kay Robin Padilla na kanyang nilalakad itong concern about sa OFW at huwag iugnay ang Islam sa kasamaan na bagay o gamitin ang salitang Muslim. Alhamdulillah, kahit o paano ito yung sinasabi ng ibang Muslim na inaasahan nila ikaw yung magiging boses ng Muslim o boses ng Islam dyan sa Senado. At alhamdulillah, mukhang buwabawi siya dahil after yung issue niya last week, yung about sa bill na nilalakad niya na against sa Islam. So sana po, bawiin niyo na po yung bill na yun at mag-focus po kayo sa ganitong bagay na importante yung patungkol sa ating relihiyon. At maraming salamat din kahit paano, alhamdulillah, jazakallah khair. At naway magkaroon ka pa ng maraming kaalaman, mag-aral sa Islam at gabayan ka ng Allah. So dito po sa video na ito ay tatlo po ang tatalakayin natin dito. Una, yung patungkol sa huwag iugnay ang Islam sa kasamaan. Pangalawa, yung patungkol sa mga OFW na may pagkukulang nga. At pangatlo, paggamit ng salitang Arabo. May konting concern lang ako patungkol din doon na hindi pa rin siya proper. Inshallah, pag-uusapan natin lahat yung tatlong bagay na yan, inshallah. So una, huwag iugnay ang Islam o salitang Muslim sa kasamaan na bagay. At ito po ay matagal na ilang taon na alala ko. High school pa lang ako, second year, which is nasa 15 years old pa lang ako, may mga dumarating na reporter noon sa aming masjid at nag-i-interview sila. At ini-interview ako, which is nanginginig pa ako at hindi pa sanay humarap sa camera ng time na yon. Nag-i-interview sila patungkos Ramadan or Eid. At naalala ko yung chairman namin, nakiusap, sana po paabot itong mensahe na ito na concern namin about sa pagbabalita nyo na sana huwag nyo pong gamitin ang salitang Muslim o Islam sa masamang bagay. Bigyan ko kayo ng halimbawa kasi napapansin natin noon lalo sa Pinas. Kahit sa Western, ganyan din sila magbalita. Kapag may isang hindi Muslim na gumawa ng masama, sample, nagnakaw siya, nakapatay siya o nag-rape, kahit ano siya, isang Kristiyano, hindi sasabihin na Kristiyano. Nag-gets po yun. Ang sasabihin is yung pangalan niya. Ang tatawagin siya sa kanyang pangalan. Kunwari yung pangalan niya, Pablo. Sasabihin na isang lalaking si Pablo ay gumawa ng masama, ganito, nagnakaw o nag-rape. Hindi sasabihin isang Kristiyano or isang Katoliko kung Katoliko siya. Pero kapag Muslim ang gumawa, kaya sasabihin yung pangalan niya na isang anuman pangalan niya, Abdullah, Muhammad, or Ibrahim. Kesa ibalita na si Ibrahim ay nagnakaw o si Abdullah ay nakagawa ng masama. Hindi, gagamitin yung salitang Muslim. Isang Muslim nagnakaw, isang Muslim nakapatay. Diba? Saan ka makakita nagbabalita na isang Katolikong nag-rape, isang INC na nagbenta ng masama, isang Saksing Jehovah naka-rape o nakapatay? May nakita ka bang ganyang balita? Sample lang yun, ha? Wala, diba? Pero kapag Muslim ang gumawa, kesa sabihin na ang pangalan niya ay hindi gagamitin, gagamitin ay yung Muslim o Islam. Nag-gets niyo po yun. May kasabihan ng mga tao, di ba, naniniwala ang mga ibang tao na walang relihiyon na nagtuturo ng kasamaan. At kung yung isang Katoliko o isang Kristiyano may ginawang masama o nagnakaw o pumatay, iisipin mo ba na utos yun o turo yun ng kanyang relihiyon? Hindi, di ba? Kasi 10 commandments pa lang, nandun na yun. Bawal pumatay, bawal magnakaw. So, hindi mo pwede iugnay sa kanya yun, di ba? Yun ay siya yun, pagkatao niya. Ganon din ang Muslim. Kapag ang Muslim ay may pagkukulang, gumawa ng masama, ay hindi yun ang utos sa kanya ng Islam. Hindi siya pinayagan ng Islam na pwedeng manakit ng taong, pwedeng pumatay ng tao, pwedeng magnakaw, pwedeng magsinungaling, anuman. Imagine nyo po yun. So, hindi yan turo ng Islam sa kanya na gumawa ng kasamaan. Dahil ang Islam, ito yung reliyon. Kasabihan nga sa English, Islam is perfect, Muslims are not. So, ang Islam ay perfect, Muslims are not. Dahil yung Islam, ito yung reliyon. Ang ibig sabihin nito ay submission, pagsuko sa kagustuhan ng Diyos, pagsamba lamang sa kanya ng isa. At yung tao, anumang lahi niya, mapa-Inchik, Korean, Japanese, German, Arabo, or Pilipino, kapag siya ay sumuko, sumamba lamang sa isang Diyos, at ang pagkilala sa kanyang huling sugo at propeta, siya po ay tinatawag na Muslim.
Kaya Muslim, hindi siya man, hindi siya namamana, hindi siya tribo, hindi siya lahi. Kung ano man ginawa ng isang tao sa iyo, taga Mindanao man siya, tignan mo yung tribo niya o taga saan siya. Ano siya? Kunwari, binugbog ka ng isang taga Marawi. Sasabihin mo na lang, isang Muslim, sinaktan ako. Sabihin mo kung anong lahi niya, taga saan siya. Isa siyang Pinoy na taga Marawi, Maranao na tribe. Isa siyang Tausog. Isa siyang Maguindanao na nanakit sa'yo or may ginawang masama sa'yo. O ano man, siya ay isang Bisaya. O siya ay isang Muslim na taga Pangasinan. Yung Pangasinense, tulad sa amin. Pag inano ka ng isang taga Pangasinan, alam mong Muslim. Huwag mo gamitin salitang Muslim. Gamitin mo kung taga saan siya. O isang Pangasinense, nang bugbog ng kapwang ano, Pangasinense o ano. So gamitin mo yung lahi o taga saan man siya. Naalala ko minsan pag nag-share tayo ng mga lectures about Islam, yung about sa birthday, New Year celebrate o mga celebration ng hindi celebration ng Islam. So may mga nagko-comment minsan na bakit yung amo ko ginagawa pa nga niya, nagse-celebrate pa nga ng birthday ko o yung amo ko pa nga ginigreet ako ng Merry Christmas or nagpapaputok pa nga sa New Year. Kaya may naisulat na ako patungkol diyan na hindi lahat basihan ng amo mo. Hindi yung amo mo nagbubuhat ng Islam. Hindi siya yung Islam. Kung mag-aaral ka ng Islam doon sa Quran at sa Sunnah, yung pamamaraan ng propeta, hindi babase ka doon sa isang Muslim kasi tao yan eh. Nagkakamali yan, may pagkukulang yan. Kung ano man ginawa niya, may pagkukulang. Kung naya, may bagong Muslim na German, mahilig sila uminom. Pag nakita mo yun, hindi mo yun ihahambing sa Islam o iugnay sa Islam kasi pinagbawal siya ng Islam, gawin yun eh. So kung may nakita kang mga Latinos, mga dating gangster, tapos nag-Muslim na, pero andun pa rin pagiging gangster nila, nang bubog-bog o ano, hindi mo sasabihin na utos yun ng Islam. Hindi mo pwede ibalita na may isang Latinong Muslim nag-drugs, nagpumatay o ano, o nang bugbog. Hindi mo pwede gamitin Muslim. So gamitin mo yung anuman lahi niya, kung saan taga saan siya. At kahit pa sa tingin mo mabuti pa yung ginagawa ng amo mo sa'yo, sample, para sa'yo kabutihan yung pag-celebrate ng New Year, birthday, ganyan, at sasabihin mo, bakit yung amo ko sineselebrate ngayon birthday ko, binabati pa ako, pati Merry Christmas, ganun, nagpapaputok pa nga sa New Year. Sa tingin mo, kung yun ay kabutihan para sa'yo, pero pag yun ay against sa Islam, kahit pa maganda sa paningin mo, yun ay, kapag yun ay against sa Islam, yun ay mali pa rin ang kanyang ginagawa. Imagine mo, ako na experience ko yung nagbakasyon ako noon, may nakatabi ako isang Pinoy, in-interview ko ganyan, tapos nilabas niya yung galit niya, sabi niya, ako yung driver for 2 years hanggang sa matapos ang kontrata ko, pero galit na galit ako dyan sa amo kong Muslim na, alam mo yun, galit na galit siya sa amo daw niya na Muslim, na hindi daw siya pinapalabas, so binibigyan ng day off. Ang ginagawa lang niya, hatid sundo lang talaga, nasa loob lang ng kotse. Hindi lamang yan para na-experience ang Riyadh o nakalabas lamang na may day off o nakapasyal. Hindi niya na-enjoy yung 2 years daw niya dito. Puro lang hatid, bahay, kotse lang. So may galit siya sa amo niya at mga Muslim at Islam na damay pa. So alhamdulillah, andun ako yung time na in-explain ko, ganyan-ganyan, iwalay ang Islam, hindi yun. Ang amo mo ay isa siyang yung tribo, lahi niya doon. Yun yung ugali niya, pagkatao niya. Hindi mo pwedeng lahatin. After yan, alhamdulillah, tinanggap din niya yung Islam. Sabi ko, naniwala ka na isa lang yung Diyos, dapat sambayin Allah. Si Muhammad ay huling sugo at propeta. Sabi niya, oo, sumaksi ka sa kasabay ko. Din, ashhadu an la ilaha illallah. Nag-Muslim siya bago pa lumapag ang aeroplano sa Pilipinas. Alhamdulillah, at least bago lumapag ang aeroplano sa Pilipinas, natanggal niya yung galit at sama ng loob niya sa salitang Muslim sa Islam. At inisip niya na amo niya yun at walang kinalaman ng Islam doon. Kaya sana po maunawaan natin yun. Kaya kung may mga tulad ng ibang OFW dyan na sinasaktan ng amo or ginagawa ng kasamaan, ay huwag mo iugnay yun sa Islam na sabihin yung amo ko Muslim, ganito ganyan. Hindi ako sinasahuran, tagal. O ilang buwan, wala pang sahod. Kadalasan yan ang issue, hindi pinagpasahod ng amo. Akala nila, gawain ng isang Muslim o turo ng isang ng Islam ito. Yun po ay mali. Ang katotohanan pa nga dyan, tinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ibigay agad ang sahod ng tauhan bago pa matuyo ang kanyang pawis. Imagine mo yun. Kaya nga ako, yung may business ako noon, naalala ko, isa sa tauhan ko ay brother-in-law ko. Ibig sabihin, kung ano man gusto kong gawin, kahit hindi mo na siya sahuran, makakaunawa yun dahil malapit na kamag-anak. Pero dahil sa pag-unawa ko sa utos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, habang gabi pa lang na nagbibilang na ng pera, ngayon yung sahod niya kasi arawan sa akin. Kaya habang nagsasara siya ng pwesto, binigay ko na agad yung sahod niya. Sabi ko, ito, sahod mo bago pa matuyo ang pawis mo, kasi nakikita ko tumutulog pa yung pawis niya dahil habang nagsasara ng pwesto. Yun ang utos ng aming propeta, kaya ina-apply ko na ibigay agad ng sahod ng aking tauhan bago pa matuyo ang kanyang pawis. Kita mo ang layo ng turo ng Islam sa ginagawa ng amo mo na sinasabi mong Muslim. Hindi natin sinasabing hindi sila Muslim, kulang sila sa pagsunod sa Islam.
Kaya pag may nakita kang isang Muslim, sample uminom, nagnanakaw, anuman, yun ay kulang siya sa pag-aaral sa Islam, sa pagsunod, sa pagiging kompletong pagiging Muslim. Ang Islam, kung pag-aaralan mo ay galing sa Quran at Sunnah, sa tradisyon ng propeta sa Islam. Doon, if you want to study Islam, study Quran and Sunnah. Don't study Muslim. Huwag mong pag-aralan yung Muslim dahil yan ay tao, kagaya mo, kagaya ko, na may pagkukulang at nagkakamali. Marami po ang sa ating mga kababayan ang pinapayagang umalis sa ating bayan na hindi po nabibigyan ng tamang oryentasyon. Hindi po kasi sila nasabihan na ang kanilang pupuntahan na bansa ay iba ang kultura, iba ang tradisyon, iba ang kanilang lahi. Hindi natin pwedeng dalin kung ano yung meron tayo dito sa inang bayan Pilipinas, ay yun ang ating dadalin, lalo na doon sa gitnang silangan. Next, punta tayo about doon sa OFW. Tama si Robin Padilling about kailangan natin kahit basic education sa mga kababayan natin lumalabas. Dahil hindi nila minsan naunawaan ang bansang pupuntahan nila. Ang dami yata natutulog sa pidos sa totoo lang. Dahil yung issue yata may nabanggit na about sa Ramadan, akala nila ginugutom daw sila ng amo dahil puro tinapay ang pinapakain sa kanila. So, hindi na naunawaan na baka ito yung kultura na puntahan nila doon. Ang baka napuntahan nilang amo is probinsyano o alam mo yung bado na taga-desyerto na hindi kumakain ng kanin, puro tinapay lang. So, akala naman itong kabayan natin ay ginugutom sila. Mismo, minsan may nakilala ko hindi pa marunong magbasa at pinapa-abroad na lang. Kaya tama din siya doon sa mga, alam mo yung mga parang agency na puro na lang, sige, pa-abroad ng tao tapos hindi na nila iniisip yung kabayan nila kung mapapahamak ba doon, may alam ba sa pupuntahan niya. Kaya ako naunawaan ko yun na may mga kultura talaga tayo Pilipino na minsan hindi natin pwedeng i-apply sa bansang pupuntahan natin, lalo iba ang paniniwala, ibang kultura nila. Kaya naisip ko parang pwede ako mag-volunteer o mag-work sa PIDOS kapag inshallah kung makauwi ako sa Pinas, kung meron man nanonood na taga PIDOS, dahil nakikita ko na fit yung sarili ko about sa experience dahil bilang may Arabo ang aking ama na lumaki na kami. Lumaki din ako sa kulturang Arabo sa loob ng isang bahay. At naunawaan ko ano yung meron tayong kultura na hindi pwedeng dalin doon. Sample, privacy. Tayo, minsan, karamihan sa ating mga Filipino is wala tayong pakialam masyado sa privacy. Sample, magbibideo ng anong meron sa bahay, pagkain, anong meron yung kamag-anak niya o kapatid niya na pipicture niya ng naka-short o nagla-live sila sa loob ng bahay na kahit nakapajama yung kapatid o naka-short tapos lalagay sa public. Alam mo po yun, samantalang hindi mo pwede apply yun dito. Dahil ako mismo, na-experience namin ngayon sa Pilipinas, mayroon po kaming kasambahay sa Pilipinas ngayon sa mga kapatid ko. At nalaman ng kapatid ko nagpipicture siya ng privacy ng bahay, yung mga kapatid ko kahit nakapajama or naka-short is kanyang ina-upload sa sinesend sa mga sinumang kachat niya kamag-anak sa social media. So pinagsabihan namin, sinabihan ko na kapatid ko, sabihan mo na, huwag yan gagawin yan lalo sa atin. At isa pa patungkol naman doon sa tinapay, ito yung natatawa ko minsan na dahil yung high school ako naalala ko, lagi yan tinatanong sa akin na, Arabo yung tatay mo, so hindi ka kumakain ng kanin. Palagi kayo nagtitinapay. So hindi kayo mabubuhay na walang tinapay, no? Alam mo yung minsan tayo, mahilig tayo mong bully ng ibang lahi. Tapos yung pala ang katotohanan, tayo naman pala yun. Kasi sa isip-isip ko, hindi naman totoo yan ah. Nabubuhay din kami ng walang tinapay. Balance yung kinakain namin. Nagkakanin din kami. Meron nga kaming kabsa, saka magluba. Kahit every Friday, nagkakanin kami. So hindi totoo na hindi kami mabuhay ng walang tinapay. Pero ang totoo pala, tayo mga Pilipino, ang hindi pala mabuhay ng walang kanin. Totoo yan. Karamihan sa atin, halos 90% for sure, na hindi talaga mabuhay na walang kanin. Ako, may na-experience na akong kasama ko sa trabaho noon. Magda-diet daw kami isang linggo walang kanin. Tatlong araw pa lang, kumukulo na yung tiyan niya, naghahanap daw ng kanin. At ako naman, mga after 4 days din yata, parang umiral pa rin sa akin yung tiyan ko na Pilipino at naghahanap din ng kanin. So believe it or not, talagang yun pala, tayo ang hindi mabuhay na walang kanin. Doon yung napansin ko na magaling lang tayo mang-asar kasi ng ibang lahi o ibang bansa na ganyan-ganyan sila. Pero yung pala, tayo sa sarili natin ang ganun. Ay huwag din puro lang Muslim o Arabo lang tinitignan nyo na parang masama yung kultura nila na puro sila tinapay. Kasi kahit sa ibang bansa, sa Italy, nakapag-asawa ng Italian dati, sabi nga, hindi din sila madalas nagkakanin. Puro sila pasta o kaya minsan tinapay. Sa Amerika, may mga iba hindi kumakain ng kanin, puro mashed potato ang hilig nila. Tayo nga, inaasar tayo, mahilig kayo sa kanin, sabi.
rice is life. Sabi din sa akin ng ibang Arabo dito na hindi kayo mabuhay na walang kanin. Kasi nag-aasal tayo sa kanila, ngayon ibinabalik din. So inshallah po, sana po mabigyan talaga ng proper education o proper reminder yung mga kababayan natin. Dahil tulad na na-experience ko dito sa Islamic Center mismo, pupunta dito yung ilang beses na naamo dumarating dito dahil kararating lang daw ng tauhan nila, kasambahan nila. So syempre, chine-check nila yung luggage o bag o anong mga dala nito sa Pinas. At may nakikita silang supot. Ito natin, may nagdala dito. May plastic siyang dinala na may parang hindi ko alam kung bitchin o buhangin na kulay pula siya. Tapos pinapatingin sa akin kung ano daw ito, kung may kinalaman to sa kulam, dahil alam mo sila ingat na ingat sa ganyan, evil eye o kulam o gayuma. Kaya pinapacheck. Ang tingin nga to sa amin, isang magician or isang mangkukulam din na alam ba namin yan. Nag-aalala sila. Dinadala nila dito yung katulong at pinapaamin ano ba ito, ano ba yung dala niya. So sinasabi namin, kabayan, dapat hindi ka nagdala ng anumang ganyan. Pangluto ba yan o ano? Dahil mag-iisip talaga sila ng masama pag may mga dala-dala ka na nakabalot na ganyan. Nakakalain lang, magagayuma ka ng buong pamilya o kukulamin mo sila. So parang hindi ko alam kung tulog yata sa mga pidustong mga to at hindi nakinig. Ang gumagawa po nito ay matatawag po nating sanang mga Arabo. So next naman, punta tayo dun sa pangatlo sa sinasabing paggamit ng salitang Arabo. Para sa akin, hindi pa rin proper. Dahil pag sinabing Arab, napakarami po ang lahi ng Arabo. At iba-ibang bansa po sila, iba-ibang tribo, pagkain, dialect, lahja ng pananalita. Ang dami po ng Arab countries. Hindi lang Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatari, Palestine, Syrian, Jordan, Egypt, Morocco, Tunisia. Hindi lang po yan ang bansang Arab. Napakarami, halos 22 po ang lahat ng bansang Arabo. At 400 million po ang Arabo. Iba-ibang kultura at pagkain. Mismo dito pa lang sa Saudi po, iba-iba na sila ng kultura. Pananamit, sa Abha nga, o may mga lugar doon na nakamalong, nakano sila, yung malong. Saudi sila pero parang Indonesia ang damit nila. So iba-iba. Mismo sa ito, Riyadh, sa capital city, 4 oras lang ang layo sa Qasim. Pero yung mga taga Qasim daw, minsan hindi na naunawaan yung Arabic, yung dialect, lahja ng mga taga Riyadh. At ang Riyadh, ganun din. 4 oras lang ang layo sa Qasim, pero minsan hindi na naunawaan yung ibang dialect ng mga taga Qasim. Saudi to Saudi na yan, ha? Pero ang layo ng pinagkaiba nila sa pagkain, sa kultura, at pananalita, at pananamit. Paano pa kaya kung ibang Arabo? Kaya pag sinabi mong Arabo, hindi pa rin siya proper. Parang sinabi mong Africa. Alam mo yon, sample natin kung nasa Africa, may isang kababayan tayo doon sa Uganda. Let's say sa Uganda. Tapos may yung amo niya sinaktan siya. Ngayon, paano natin ibabalita yon? Sasabihin natin isang Africa na sinaktan ng kanyang kasambahay na Pilipina? Mali. Mali din sabihin Africa. Dahil ang Africa, hindi isang bansa lang to. Napakalaki ng Africa. Ang daming bansa dyan. Kahit Egypt, Arabo na part ng Africa. Tunisia, Morocco, Algeria, Ghana, Uganda, Kenya. Sa South, Zimbabwe, kung saan galing si Mufti Ming. At sa South ng Africa, may mga mukhang Amerikano dyan na nakatira. So hindi sila lahat parehas ng pananamit, itsura, kulay, o lingwahe. So hindi mo pa rin pwede sabihin African na sinaktan ng kasambahay. Sasabihin mo na lang kung ano yung lahi niya, taga Uganda, isang Uganda. Kaya kung sa Arabo naman, hindi din natin masasabi ang Arabo. Dahil napakalaki po ang lahi ng Arabo. Napaka iba-ibang ano sila, lahi, tribo. Sabihin mo na lang, mainam, kung ano yung bansa niya. Isa siyang Saudi, Saudi ang nanakit, Saudi ang sabihin mo. Isa siyang Yemeni, Qatari, Omani, Kuwaiti, yan, alam ko sa Kuwaiti, nangyayari noon yung issue, sinasaktan, sabihin natin Kuwaiti, hindi isang Arabo. Dahil kahit pa sample sa bansa pa lang, paggamit ng salitang isang bansa, kunwari may Palestinian na nanakit ng kanyang katulong na Pilipina. Pag binalita yung sa balita, isang Palestinian na nanakit ng kanyang kasambahay na Pinay. Bilang Palestinian, mag-react kami na parang, oops, hindi lahat, okay? Diba? Hindi lahat. Sample, sa Syria, may isang Syrian na sinaktan ng kanyang katulong. Iisipin ba natin lahat ng Syrian parehas? Samantalang may Syrian tayo sa Pilipinas na napakabait, si Hungry Syrian, di ba? Iisipin ba natin, lalahatin natin na lahat ng kalahi niya is katulad
nung nanakit na yan? Di ba hindi? At ganun din sa atin mga Pinoy, kapag dating sa ibang bansa, kunari, may mayaman na Pilipino sa Amerika, may katulong siyang Meksikana o may katulong siyang Amerikana, tapos sinaktan niya o napatay niya o ano man nagawa nitong kababayan natin. Ngayon, pag binalita ng CNN, Filipino nationality killed his housemate. Mag-iisip, ngayon, alam mo pa naman doon, masyadong democracy o racist sa mga tao. Ngayon, lalahatin nila buong Pinoy. Kapag nilahat niya lang, pag ginamit niya ng Filipino, isang Filipinong nakapatay ng Amerikana. So, anong iisipin din natin bilang Pilipino? Oops, hindi lahat. Ha? Hindi lahat parehas. Sa Pilipinas, hindi lahat tayo. Parehas ng pagkain, parehas ng lingwahe, parehas ng kultura o tribo. Di ba? Iba-iba din tayo kahit pananamit ng kultura. Iba-iba tayo. So, iba-iba din tayo ng kulay o itsura. So, bakit nila lalahatin? Eh, alam mo pa naman doon, nag-rally minsan, di ba? Paano kung ginawa nila, we hate all Filipino band, o ano pang sasabihin natin doon, di ba? Kasi ganun din tayo, nilalahat natin isang lahi. Di paano kung nilahat din tayo? Kita mo ngayon yung issue about sa Asia, di ba? Yung mga karamihan ng black, lalo black Americans na medyo, ewan ko kung anong tawag yun na doon, kung Asian phobia. Na hindi ko alam kung may konektado to sa corona dahil sa China. Ngayon nagkaroon siya ng galit sa Asia dahil doon galing ang corona. So lahat na makita ng Asian doon sa US is binubugbog nila, di ba? Sinasaktan nila. Ilang beses na balitang lumabas sa atin na ang sinaktan pa nila Pilipino. Kababayan natin na nananahimik doon, nagtatrabaho, naghahanap buhay sa ibang bansa. Pero sinaktan dahil lang sa Asian phobia na meron sila, na hate nila buong Asia na nakikita nila. So kawawa, kita mo kung bakit? Kasi na-generalize nila lahat. Basta sila nag-racist, katulad din natin kung ano yung ginagawa natin sa ibang lahi. Isang African, isang Arabo, di ba? Para mo na din sinabing isang European. Samantalang yung nanakit doon sa kababayan natin ay German lang pala. Pero nilahat na natin ang European. Damay-damay ng Albania, Italian, France, Swiss. Huwag po natin gamitin pa rin yung salitang Arabo kasi hindi siya proper sa tingin ko, dahil para tayong gumamit ng isang malaking lahi na nilahat na natin sila, samantalang hindi sila pare-parehas. Tulad ng kaignorantehan na ginagawa ng ibang racist na Amerikano, na lahat na makita ng Asian, binubugbog nila. Kung may galit sila sa China, dapat alam nila kung ano yung pinagkaiba ng China sa ibang Asia. Dahil pag sinabing Asia, hindi din tayo iisa lang. Di ba? Ang Malaysia, Indonesia, di ba? Thailand, Vietnamese, Philippines, lahat yan, magkakahawig pa tayo. Kaya nga ako, yung high school ako, minsan tinatanong ako, bakit Arabo ka pero mukha kang Pakistani, Afghani, Indian, ganyan. Sabi ko, kung titignan mo sa world map, sa mundo ng mapa, ay itong diretsyong Sahara Desert hanggang papuntang India, lahat yan pansin mo magkakamukha. Mapa-Mexico pa, lagpasan mo na hanggang desierto, Mexico, sa kabilang mundo, ay puro magkakahawig. Yung medyo kayumanggi, matangos ilong, medyo mabalahibo, malbastarado. O diba? Magkakahawig kami lahat. Bakit kayo? Sabi ko, Asian, kayo. Pag sinabi bang Asian, isang bansa lang yan. Diba? Pero bakit kayo magkakamuka? Bakit magkamuka ang Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnamese, Taiwan, kamuka ng karamihan ng Pilipino? Dahil sa may kinalaman doon sa climate o lugar na atin tinitirhan. Ang Russia nga eh, hanggang Europe papuntang Canada, magkakamukha lahat. Medyo mga mabuputi, bland, may blue ang mata. Isang lahi pa sila o isang bansa lang? Hindi, iba-iba. Kaya napansin ko may pagkulang pa sa ano sa atin, sa geography. May napansin akong comment na nabasa ko, sabing tama nga siya, sabi niya. Ito yung lack ng education sa atin. Kulang pa pagtuturo o edukasyon sa atin, lalo sa kabataan na itinuturo sa kanila sa school. Lalo, tingnan mo, sample, tumatawag tayo ng Bombay, which is Indian ang tawag sa kanila, pero tinatawag natin Bombay. Ang dami natin mga mali pa sa ating sarili. Alam mo, minsan tayo, hilig natin mangbully sa ibang lahi. Pero pag tayo yung ginanon, magagalit tayo. No? Doon lang tayo nagkakaisa mga Pilipino pag tayo inaapi. Pero pag tayo nang aapi, okay lang sa atin. Magaling lang tayo mangbully ng ibang lahi, pero pag tayo binubully, ay nagagalit tayo. So hanggang dito lang po. Sana po may natutunan doon. Huwag po iugnay ang kasamaan sa Islam. Tawagin mo siya sa anuman lahi, tribo niya o nationality niya. Next, kulang ang konting seminar ang mga kababayan natin sa pag-a-abroad. Dapat malaman nila kung ano ba yung pupuntahan nila. Pangatlo, huwag gamitin ang salitang Arabo. So hanggang dito lang po. Maraming salamat. Sana po may natutuwan kayo dito.